Good morning everyone, this is Man of a Million Girls. Dito po ako ngayon sa isang gym ng Tibawan. So, ito po itong barangay ng Tabuilan. So, dito po ako ngayon, dumulog po ako ng isang player. So, yung gagawin po namin isang beginners na videos na yung paano mag-improve yung dribbling, paano mag-improve yung separation, paano mag-improve yung shooting drills, paano mag-improve yung isang dribble pull-up, paano mag-improve ng limit lang tayo ng siguro tatlo or apat na dribble lang para maka-counter ka na sa opponent mo, pero more on beginners po tayo itong drills na to. So, ito ngayon isang player to, si Yung Yung Guapo. Hi guys, welcome to my... Alam niyo kayo nagpa-vlog ah. So, ito pa yun ah. So, yung gagawin ko namin, simple lang, basic na basic. So, kung basic talaga yung pag-usapan natin, na super basic pa to. So, yung first gagawin ko natin yung unang gagawin ko natin. So, right ka left? Right. Yeah, so kung right yung ito training mo, or yung tinitraining natin, papunta po tayo sa left. Kasi, mostly sa mga players, pag right ka, siguro may magaling sa left, pero bihira lang yun. Siguro 1 in a million lang siguro. So, puna tayo sa left yung ha. So, dribble mo tayo sa beginners po tayo. Ha, ito yung. Teka muna, yung gagawin natin, dito ka, mag-laterals ka. Pag-laterals mo, dapat hindi ito ha. Kasi pag ito yung gagamitin mo, yung heel mo, 0.2 seconds, malilate ka. At the same time, yung foot mo, baka ma-injury ka or binagin na lang. Kasi, oh, yung impact, 90% ng body weight mo, di ba? So, laterals, pagpasa ko sa iyo, then jump stop. Baka tayo magka-jump stop. Para magka-balance. Okay. Balance, para makatakit left and right. Okay. So, laterals, pagpasa ko sa iyo. 1, 2, 3. Tatlong dribble, ha? Heads up lang. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pag-us bounce pass ka. Laterals na naman. Dito ka na naman mag-simula. Okay? Go. Beginners po to ha. So, for the beginners ng videos na to, simple lang, basic lang, laterals. Ginagamit natin yung laterals mo kasi all the time, ang basketball, pag mag-depensa ka, laterals. So, i-improve natin yung left foot, left hand niya. Okay, let's go. Dalawang, tatlong laterals. Stop! Go. Stop. Tatlo, 1, 2, 3, tapos 4, 1, 2, 3, 4. Balik. Go. Go. 1, 2, 3. Good. Heads up lang. Good. Heads up lang. Kamay. Okay, stop. Ang galing yung bola. Kanina, yung kamay ni Yung Yung nagumanon. So, hindi pwede yun pag mag-dribble tayo, ha? So, yung kamay mo, hindi pwede mag-ganon, mag-dribble ka. So, dapat mag-dribble ka, nakadepensa na yun. Yun. Kasi, pag may mag-check sa'yo, isip na yun. Yan, di ba? So, nakadepensa to. Basic to, ha? Yung nakadepensa to. Pag mag-dribble ka. Okay? Tapos, mag-lateral siya, hindi ganon. Ito. Yung balance mo lang doon. Okay, balik tayo. Let's go. Go. Come on. Bounce. Good. Come on. Last na. Heads up lang. Heads up. Stay lang. Stay. Kasi pag nasa balance ka, balance. Pag ipupush ka, wala ka sa balance kanina, ipupush ka, wala ka sa balance, so matitindig ka, magaganon ka, di ba? Pag nasa balance ka, kahit banggain ka pa sa opponent mo kasi maraming player na minsan, ang basketball, it's a contact sports. Minsan, pag nandun yung kalaban mo, mababangga ka, so nasa balance ka, nasa proper stance ka, so mahirap kang, matukmod. Ano sa Tagalog yun? Matukmod, matulak. Oh, mahirap ka matulak, okay? Tama ba yun? Beatrice sabi. So yun na, yung first drill, simple lang drills na yun.
hard dribble, control the ball, tatlong hard dribble, tapos in and out, apat. So ang nangyari nun, yung muscle memory mo, kahit simple drills lang yan, tinitraining mo na makontrol mo yung bola. Kasi minsan, mag-dribble tayo pa, punta tayo lang. So, madali mong ma-train mo na maiwasan mo yung kalaban mo. Kasi ang basketball, you cannot dribble a lot of dribble para lang maka-atake sa opponent mo. Ang pinaka-importante, dalawa, tatlo, apat, wala na, na-counter mo na siya. Kasi ang basketball, if you dribble a lot, it's fine, okay lang. Maganda kang tingnan, okay ka. But you have shot clock, you have teammates na mapasahan mo. So, ang basketball, ano lang yan ha? Single spacing lang yan. Ano yan? Isang ano lang yan, ang tawag nito, pagkakataon mo na, atakihin mo na. Kontinin mo na. Wala nang marami pang ganito. Okay lang to, back! Back! Okay lang to, walang problema to. Pero pag basic yung pag-usapan natin, kailangan, wala na. Ilagay mo yung kalaban mo kasi yung basketball, if you wanna become a smart player, you have to understand na limit your dribble and tinihan mo yung saan ka patungo and then mo paano mo siya ma-atake. Pangalawang drills natin ha, so simple lang to, parang same lang din sa first na ginawa namin, but we have to add reaction, so magre-react yung player. We have to add po natin yung straightening niya para pag laterals niya, medyo may contact, okay? So first, gagawin natin. Go! Stay stand, so naka-stance pa rin, naka-balance pa rin kasi pag itutula ka, safety yung paa mo. Pag natamaan ka, safety pa rin kasi yung stance mo maganda, yung center of gravity mo nandun, so safe yung player. Kasi all the time, I've been there, on one hand na nasa balance siya, yung center of gravity niya nandun. Kasi basketball is very dangerous. Pag ilalaro mo yan, pag wala ka sa balance, matamaan ka, hindi natin alam, may injury ka, so pahinga na naman. So dapat, every time to avoid it, get your balance. Let's go. Go. Tamay mo. Okay, so yung dribble ka, heads up, yung balance mo, so yung stance mo. Dibulang, gano'n. Stay on. Overreact, go. Overreact siya, relax. Then you exhale, laterals. Balance pa rin, go. Go! Yeah! Heads up! Okay lang, heads up! Okay, stay low. Kasi pag nasa balance ka, ganyan mo. Diba? Igas, diba? You can get your power, you can get your strength to your lower body part, okay? So, every time you do it, kung sa bahay lang, kung saan lang, pwede ito. Kasi, you always use your left, use your center of gravity, you always use your ball control, so makakontrol mo yan sa bola, okay? Sa kamay mo para mag-improve yun, kasi right ka, pangit naman, right ka, papunta pa tayo parati sa right. So yung training natin yung left mo, so anong naiintindihan mo? It's very important to know this drill because you can your muscle to enhance your dribbling. Oh, my English talk. Gano'n ba, di ba? Really? Ba't mo alam yung English yun? Ano ba? Pinag-aralan mo siya. Ha? Akala ko, bawak mo ka lang eh. Okay, so yun ha. So, sakta yun ha. So, importante talaga na mag-deals ka. Kailangan mo maintindihan. Ba't nag-deals ako? Ba't ko ba ginawa to? Para saan to? Para ano to? So, every time you have a deals, you have to think na magagamit ko ba to? I-enhance ba yung week ko? Maka-improve ba yun ang game ko? Kailangan yun eh, kasi not all the time you do the drills and it's not worth it, hindi mo magagamit sa game. So kailangan na pag sa sarili mo, alam mo na, intindihan mo na weak yung left ko, so ititrainin mo. Yung simple lang, simple drills lang, basic lang. Third drills, simple lang to. So get separation yung kalaban mo. Paano ka makaseparate kahit walang dribble ha? Konti lang yung spacing mo, nakuha mo na. So, ito lang, try natin ha. Without any dribble, nasa balance ka pa rin, nasa good stance ka pa rin, yung zero gravity mo, nandun pa rin. So, jump up. Okay, jump. Okay,
Tingnan mo ah. Ito, dangerous to kasi wala sa balance. Oh? Injury tayo yan. Tapos doon ka nakatingin. Hindi pwede yan. Yung bola, oh, di ba? Okay, simple lang ito. I-try natin. Pag jump shot mo, pag jump mo, spacing mo. Ito, kasi pag ganito, oh, oh, isail tayo yan. Dapat ganito kasi pag ganito, madali kang makabalik. Oh. Tapos, yung stance mo, yung proper balance mo, nandun. Tapos yung bola, itago mo. Pwede mo ganun, itago mo lang. Tapos, hindi ka lang kayo ko. Tingnan mo lahat. Let's go. Stop. Balik. Up. Oh, sige. Sige lang. Jump. Go, balik. Up. Okay, kanina, tama yun. Nasa taas yun. Tama, para makita mo sa lahat. Hindi pwede. Kasi hindi mo makikita sila. For beginners to, ha. Simple na drills lang to. Para sa bago lang matuto ng basketball kasi alam ko yung mga magagaling hindi na sila gusto, alam nila to. So kung tingnan nyo yung videos, tingnan nyo yung ginawa namin, so basic na basic to, to improve yung hindi pa marunong maglaro, yung hindi pa alam kung anong gagawin, para naman maintindihan nila na i-explain ko sa kanila yung pinaka basic sa ginawa namin. So balik, yung lahat na, yung tama na. Let's go. Jab. Good. Pump. Good. O, di ba? Okay, ito. Nakikita nyo yung kalaban niya. Nasa proper stance niya. Tapos yung balance niya. Pag hindi, pwede siya ready to catch and shoot. Kasi tingnan mo. Ang nakaganda baka sa kanya kasi nasa balance siya parati. Ang maganda yung paa niya. Tingnan mo. Balik. Wala. Balik tayo sa mali mo. Yung mali lahat. Una lang ha. Jab lang muna. Mali. Oh, tingnan mo. Pag yung defender mo na tumakbo sa iyo kasi didepensa yung basketball, kailangan ka depensahan. Pag hindi siya out of balance siya, pag hindi siya naka-break or naka-stop, matamaan ka, nangyari noon, either ECL ka or I don't know, MCL. Kasi malakas na impact 'yun eh, balik kayo. Yung mali. Malakas na impact 'yun eh. Balik kayo. Yung tama mo. Yung tama mo, nakita mo siya. Alam mo yun, atras ka. Oh, kasi nakita mo siya eh. Balik. O matamaan ka, medyo hindi masyado sakit kasi tinan mo yung balance mo. Matamaan daw. Pero pag matamaan ka, alam ko, hindi natin alam masakit ba o hindi. Kasi we don't know how contact hard it is, right? So malaman mo, oh, nagpapunta siya kasi nasa balance ka, tapos nakatingin siya, oh, atras ka, oh. Balik, yung mali. Hindi mo nakita, panit yung balance niya, dangerous yan. Balik, yung tama. Oh, oh. Oh, pwede ka umatras. Oh. Facing na, di ba? Okay, bula. Try natin, drills natin ha. Papunta ako sa iyo, tapos sa... Gagawin, parang hindi ako mag-stop. Okay, tapos ilan sa atras ka. Go. Jump stop. Go. Oh. Kasi nakita niya eh, yung kalaban niya, oh, ina-attacking na siya. Dinatensahan na siya. So, balik. Yung hindi mo ako nakita. Go, yung pangit. Yung mali. Oh, wala na. Yun, hindi mo nakita. So yun, simple na drills na yun, basic na yun, anong natutunan mo? Galap lang. Hindi, yeah, yan pwede ang English. Oh, sige, English lang. Footwork is very important for a basketball player because footwork is kanang, you can kanang create space to your opponent, and thank you for Coach Jeff to the lesson that he gave to me. I can apply it when I play basketball. You know what? I'm approving din in English too. Sabi ko sa kanya, Tagalog lang, pero English siya eh. Gwapo pa rin. Okay, so simple na drills lang yun. Basic na basic. So, itahan nyo yung workout. And then, kahit mga 3 ano lang, 3 sets lang. Balik natin, yung tama ha, 3 sets. Go! Jump stop! Go! Bam! Balik! Go! Jump stop! Jump stop! Bam! Jump! Balik! Go! Jump stop! Jump! Okay,
Basic drills lang yan, for beginners to ha. Okay.